Kumusta kayo, mga Dre? Welcome sa Rai TV. Itong interview ko neto at interview ng mga kasama kong kontrabida, malaman nyo kung saan galing, kung anong pinagbulat, kung ano yung buhay nila ngayon. Kaya nga, nakakatuwa, nakakatuwa eh, nandiyan kayo. Yun ang pinaka-the best. Para kaming maliliit na artista ay makilala. Diba? Hindi kayo maliit sa amin. Hindi. Ito na yata ang pinakamalayong nilakbay ng Rai TV upang kapanayamin ang isa sa mga kilalang personalidad sa larangan ng pelikulang aksyon bilang kilabot na kontrabida. Samahan nyo kami dito sa Olongapo City at alamin kung ano na nga ba ang buhay ngayon ng batikang character actor na si Jojo De Leon. Ako nga pala si Romeo De Leon, alaking Bulacan-Bulacan. Binigyan ako ng screen name, Jojo Valiente De Leon. Kasalukuyan, dito ako nakatira sa Olongapo. Noon ang pinagkakaabalan ko sa Bulacan-Bulacan, isa akong stage actor, stage director. Sa amin sa Bulacan-Bulacan, ang lahat ng lugar, kinukunan nila ng mga lalabas sa entablado. Eh ngayon, isa ako sa napili na lumabas akong isang paring masama ang Kastila. Doon ako nagsimula. Doon ako nagsimula hanggang sa nakapit ko yung dalawang best actor sa stage. Pero oo, proud ako doon. Proud na proud ang pamilya ko. Sa pelikula, hindi ko pwedeng makalimutan si director, producer namin si Ronnie Ricketts. Siya yung nagbigay sa akin ng daan para mapunta sa industriya. At ganoon din sa TV, siya rin ang tumulong sa akin bilang Bertus na Valiente. Dati kung ano, legman, itagalana ni direct producer Ronnie Ricketts. Hanggang sa binigyan niya ako ng pagkakataon, halos lahat ng pelikula niya kasama ko. Sinognog kami yung kakasama sila din kito. Basagulero, Aguila at Guerrero, halos lahat ng pelikula kay Ronnie Ricketts ay kasama ko. Ayun, oo, ako yung hinahabol niya. ako yung nakabon niya sumakay sa ano na sinasabi. Sa Valiente, nagsushooting ako eh. Pinatawag ako ni Ma'am Maris Ricketts na kung pwede, one day ako shooting eh. Kunyari, mekaniko ako ng motor ni Tirso Cruz III. Hanggang sa pinagmamasdan pala ako ng writer-director sa ginagawa ko. Ngayon, nilapitan ako ng pinaka-assistant director. Tinatawag kay kami Direk Herman Iskweta, bakit ako? Hindi ko alam, sabi niya. Ngayon, tinanong ko, kaya ko yung role na pipe, na kailangan pump to mind lang, mata mo lang, maintindihan ng mga tao kung ano ibig sabihin. Tinestin nila ako, nakuha ko naman, hanggang sa binigyan nila ako ng pagkakataon, inabot ako ng kulang na 5 years sa Valiente as pipe. Si Bertus, laking Bulacan-Bulacan ako. Bulacan-Bulacan, tibig Bulacan-Bulacan, doon ako galing. Bert Marcelo, doon po ba siya? Baliwag siya. Baliwag naman si Bert Marcelo. Okay. Si Daniel Fernando, yung governor doon, nakasama ko na rin sa TV. Mula noon sa Valiente, marami na akong naging guests. Kay Connie Reyes, lumabas ako. Yeah. Maricel Soriano, Mikey Cojanco. Kaya nakaka-proud na mapunta ako sa Valiente. Yun ang naging stepping stone ko para makaangat. Yun ang nagiging dahilan. Kaya sabi ko, napakasarap naman ang pakiramdam. Kung tawagin nga ako nung araw, eh, kada kailang extra. Hindi. Ako, honestly, sir, mas mataas yung tingin ko sa inyo kaysa pag nakikita ko kayo, sir, yung mga katulad niyo po na character actor. Kaya mas salamat, salamat. Kaya, sir, pag, mas mataas ang tingin ko sa inyo kasi unang-una yung spotlight nandun na sa kanila eh. Kaya ako nagawa tong channel na to para mabigyan naman kayo ng ano time na yung para, di ba, makilala naman kayo ng tao. Yun nga ang nakakatuwa, sir, eh. Nandiyan kayo, binigyan nyo kami ng pagkakataon para mapanood ng iba na kung ano yung kahalagahan namin bilang, hindi naman sinasabi namin na malaki kaming kontrabida. Isa kami sa kontrabida na talaga na masipo paano na pag-uusapan din. Yung pinakatalag masasabi yung mentor nyo sa movie? Ronnie Ricketts. The best si Ronnie Ricketts. Sa pakisama, hanggang sa, Jo, ang layo mo eh. Dito ka na lang sa akin tumira. Sabi niya? Oo, pinatira niya ako sa bahay niya. Biruin mo yun. Sino naman ako? Legman lang ako eh. Nagdadala lang ako ng college slip eh. Oo, wala akong masabi eh. Yung pangalan niya, inaanak ko eh. Ah, okay.
Kaya bumili ba ko diyan, hindi siya namili ng mga ninong. Ang biro mo, ako, si Nog-Nog, may tri-skill boy na ninong sa binyag ng anak niya. Kaya sabi ko, iba talaga ito. So, totoo lang siguro, mga 28 o 30 taon na kami magkasama ni Aaron Enriquez. So, nagkaka-chat-chat lang kami, nagkakamusta kami, batian kami, kumusta ka na, boss? Ikaw naman, Joe, kumusta? Kumusta ang family? Sabi ko, mabuti naman kami dito. Lalo maka kung nagiging problema dito. Kahit pa paano, may mga kakaraos kami. Oo, panayang ano namin ni Ronnie. Keep in touch pa rin kayo. Oo, talaga ng mga... Kung ano yung pinakita niya sa akin. Si Ma'am Marisa, siyempre. Oo, kung ano yung ipinakita sa akin buti, ginagantay ako na kung ano yung pwede kong mas mabuti iganti sa kanya. Meron akong itinayo. Nag-usap kami ni Direk Ronnie Ricketts. Sabi ko, Direk, ba't hindi tayo magtayo ng stuntman sa Olongapo? O sige, sige, Joe, mas maganda yan. O sige, sir, kung papayag ka, Olongapo and Rocket Boys stuntman, tuwan-tuwa naman siya. Hindi ko makakalimutan habang nabubuhay ako, Ronnie Ricketts, Ma'am Maurice, sa totoo lang. Ibang klase yung pinakita nila sa akin. Hindi ko nakita na ako ay maliit na tao sa kanila. Ang turing sa akin ni Ronnie, nakakatandang kapatid. Meron pagkakataon lang na yung fight siya, siyempre fight siya, ganyan-ganyan. Medyo inaabutan ka ng konti. Pero kasama sa pelikula yun. Sasabihin sa akin, Kuya Joe, sorry, huwag mong cut, ituloy mo. Ang ganda, tuhog yung movie. Pagkatapos, saka hindi sa'yo na, Kuya Joe, pasensya ka na. Yung pagtalong ko sa likod ng salamin doon sa truck, doon sa Agil at Guerrero, hindi ko kayang gawin yun eh. Pero sabi sa akin ni Direk Ronnie, Joe, gawin mo, eksena mo yan. Kinawa ko. Hindi kayo na-disgrasya? Hindi naman, delikado. Kaya lang, hindi naman ako laninya sa stuntman. Linya ko sa character actors. Hindi ako nagdaan sa stuntman. Sabi ko, kung kaya nyo, kaya ko rin. Pero hindi ko ginawa mag-stunt. Tatlo kayo nila, Mang Teddy, Boy Santa Romana ba yun? Batal lansangan. Tatay namin si Mang Salvarado. Okay naman, kasunod noon, yung Batal Lansangan, isa sa pelikula na masasabi ko na parang lead role ako. Na hindi naman. Lead role ka na kasi nagkakampi kami ni ano. Basketball noon. Oo, nagkakampi kami ni Ronnie Ricketts. Bandang huli, magkaaway. Ang tawag sa amin ng Makapit Brothers. May Max Alvarado ba? Basta siya naman, birang katrabaho sa... Ay, napakasarap katrabaho. Wala ka rin masabi. Wala. Komedyante yun eh. Komedyante yun. Talaga. Max Alvarado, super. Telly mo ba sa komedyante yan eh. Hindi ko rin makalimutan si Telly bago ako sa Manila. Kaibigan ko yan. Bago ako sa Manila, nakilala ko yan. Yeah. Pakilala ko, ganun-ganun. Ay, ikaw pala, taga Olongapo. Sabi ko, ngayon, sabi niya, tinawag yung mga tropa niya. Yeah. Alis ako, bibili ko sa'yo, parang Jojo ko, parang kapatid kita. First time kami magkita. Kaya, iba rin siya. Iba rin siya yung pinakaunang naging close doon. Si Ray Bihar, kumpare ko, inaanak ng munso ko. Kasi lagdag nung araw, bago yan eh. Kung meron na rin akong experience sa pelikula, sa TV, binibigyan ko rin siya ng advice. Yan, si Jose, alam niyo, ano yan, binigyan ko lang din ng advice. Kasi manalo siya. Kuya Joe, paano Beto? Magano-gano din lang. Basta huwag ka lang bibigtayo. Baka sinabi mo, ikaw eh, huwag mo kagad ibababa. Sinabi ko, pag tinuro mo, ikaw eh, medyo dahan-dahan. Tsaka pag ang gamit ng kamay, hindi yung nakapredi ka lang na ano ka, medyo ang kamay medyo, ewan ko, hindi ko alam kung ano na nangyari sa kanila eh. Kasama yung kamay eh. Ang galing, no? Hindi, sa totoo lang, kasama yung kamay, hindi yung, ewan ko, wala akong alam eh. Kaya na pala, yung movement mo. Yun ang isa sa magdadala sa iyo. Kumbaga sir, naturoan mo rin pa ng mga advices si Jose Manalo. Baliente kayo nagsama sir, no? Sa Baliente. Tapos, pagka may gusto ko ipawate, kumisang kasi kinakailangan yung mata. Gusto ko yung matalim na matalim yung mata. Kinakailangan kasi, nasa puso mo rin ang pag-arte. Hindi yung basta binigyan ka ng eksena, ikaw yon. Halimbawa ako, Jojo ako. Pag binigay sa akin eksena kong Pipe, hindi na ako si Jojo. Ako na yung Pipe. Pipe ka na. Pagdating ko sa Antipolo, sa shooting, hindi mo na ako makakausap. Pipe ka na eh. Pipe na ako. Para maipakita mo yung karakter mo na hindi mo alam, may nagmamasid pala sa'yo. Na mga taga-production din. Okay ito. One day lang ako dun eh. And I was, kaya tumindala ako ni Ma'am Maris. Okay, tayo.
As mekaniko na, kunyari, pipitihitin ko na eternilyo nung motor ni Tirso. Ang tumatak na movie sa buong karyer ko, sa industry ng Tagalog, international, may nagpatawag ng audition. Audition. Para doon sa international movie, The Hunt for 81. Nagpunta ako, nag-audition ako. Ang dami namin. Pina-acting ako, pinag-dialog ako. Gusto ko marinig, iba yung boses mo sa ngayon. Paano ka ako? Sabi ko doon sa counterpart ng Pilipino. Ito. Ito. I know that the order is coming. Where is the comp? Tell me. Now. Tell me. Yung mga ganun, pinababago nila. Pinababago nila yung boses ko. At pagdating ko sa bahay, landline, may tumawag sa akin. Sabi ko, direct, bakit? Sabi ko, nag-audition, ikaw na akong sunodahan ng producer, director. Ho! Hindi ba? Hindi, sa totoo lang. Dang kasi, sir, yung litrato ng Abu Bakar, at saka yung character ko, nilalagay sa malaking ano plywood. Habang nakashooting ando, nakikita ko talaga na, may hawig. Ako si Abu Bakar, yun. Diro mo ah, magkontrabida ako ni Mark Dacascos, nagbibida sa international yan. Siyempre, bakit hindi ako magiging proud? Ako yung pinaka-big boss, ako yung kalaban. Kaya nakaka-proud. Kaya sabi sa akin, wala sa isip ko yan eh. Ang target ko, mag-audition lang. Maski extra lang ang labas ko. Maski extra ka lang, may budget ka rin na maganda pag international. Hindi ko akalain na makasama o gusto ko fight. Kumuha ko ng isang kapaychen. Wow, nice. Yun lang, sabi sa akin. Nice, I like your character. Yun lang, alam na sinabi sa akin yung director producer. Ang director ko dito, 25 years old binata. Kuya Epe, nakapait ko na rin si Kuya Epe. Napakabait din na tao. Na kasi nung nasa Olongga po ako, wala naman ako. Nasa Manila ako, wala akong tinutuluyan. O doon ko na lang tumuloy kay Kuya Ramon, RS Production. Nakasama ko rin yan. Justoni, nagkasama ko. Ian Veneracio, Jan Regala, nakasama ko na rin yan. Cesar Montano, nakapait ko na rin yan. Kaya nakaka-proud na. Sa tingin ko sa narinig ko, parang malaking artista ako kahit hindi. Kaya kumisan, pag totoo yung sinasabi, di parang Ray Bihar eh. Pag nakita na kami, malamang gulo. Totoo yun. Kapag nakita na siya. Lalo si parang Ray, parang Teddy, ang lalaking tao niyan. Lapad na yun. Oh. O si Alex Kunanan, miss na miss ko acting. Miss na miss ko fighting. Nasa puso mo talaga. Oo, talagang andito na yun. Hindi na mawawala yun. Pati mga anak ko, yung anak kong dating ano, dati nasa high school pa lang, nagdidirect. Nagdidirect. Yung anak ko naman panganay, dito, gumagawa din ng script, nagdidirect. Basta binibigyan ko lang sila ng point. Point lang eh. Na kasi, sabi ko, okay lang kagalitan mo yan. Kailangan medyo ipakita mo. Pakita mo nagagalit ka, pero andun pa rin ang respeto sa artista mo. Yun ang pinaka-the best. Oo, talaga professional yan. Hindi mo maunahan sa set yan. Hindi, sa totoo lang. Hindi mo maunahan. Pati sa pagkain namin, bago kami kumain, titignan muna kami kung kumakain na kami. O, kumusta yun? O, kumain na ba kayo, Joe? O, kayo, kumain na ba kayo? Maalaga siya. Maski sa mga unit, napakaalaga niyan sa pagkain. Minsan, nararamdaman ko, ayaw niyang nakabukod yung pagkain niya. Kung ano yung pagkain ng staff, ng artista, yun ang pagkain niya. At saka yun, yan, sila, yan, nag-uso na yung kaliwaan. Pag natapos mo itong araw na ito yung shooting, bayad ka. O sino pa hindi nakukunan, hindi magkakatle. Direk, si ano, hindi pa nakukunan. O sige, patakbihin mong ganun. Cut! Bayad ka na. One movie lang nakasama ko si FPJ. Isang movie lang. Nakasama ko yan. Nasa movie na hinahunting namin siya. Kami nila Paquito Diaz. Hindi ko, ano, quarantine ko ba yun? First time. Pag wala kang pera, may shooting ka ba? Sabi ko, manager wala. Saka si Ronnie, hindi ko makakalimutan yung mga gamit. Mamimili ng gamit yan. Isasakay sa sasakyan papunta sa amin. Yung pala sa akin, hindi ko alam. Ganon siyang magmahal sa tao. Ibang klase. Pag tao ka niya, tao ka niya. The best. Si Kuya Epide, ibang klase magmahal din sa tao. Napaka, lahat naman sila mababait eh.
wala kang masasabi sa mga nagbibida. Wala kang masasabi, oh, suplado si ganon. Suplado ito, suplado ito. Hindi. Lahat ng mga artista na yung mababae, sa totoo lang, nakikisama rin sa amin yan. Hindi ko kami maliit na artista, hindi na. Lahat na yan nakikisama rin sa aming maliliit na artista. Tinawagan ako ni Direk Ferre de Guzman. At saka ni Rudy Ramirez, Manlulunda, yung fight director. Ewan ko kung matutuloy yung Mista 2. Hindi ba? Yan ang sabi sa akin ni Direk Rudy Ramirez Manlulundag. Pinag-uusapan na. Tapos, tinawagan din ako ni Direk Ferre de Guzman. Meron siyang movie na, meron siyang shooting na 3 days hindi natuloy. Eh ngayon, itutuloy niya. Talaga? Tinawagan ako kung pare ko rin yan. Tinawagan ako, pare, kaya mo ba? Sabi ko, yung mga fight kid, okay pa. Huwag mo akong patatakbihin ng malayo. Siyempre ka ako, may edad na rin ako eh. Kumandidato ako dito, nakatapos ako ng 3 termino bilang kagawad. Hanggang sa, hindi na ako pwede kumandidato uli eh. Magpapalipas ka muna ng isang term, 3 lang. Ngayon, yung sabi sa akin ng kapitan ko, Dante Hondo, kagawad, huwag mo akong iiwan. Sabi ko, hindi ka tayo iiwan. Bakit kita iiwan? Mulat sa pool, tayo magkasama. Nung kumandidato tayo, tayo rin ang magkasama. Paano kitang iiwan? Kaya kung ano yung binigay mo sa akin, protection, puproteksyon ang kita. Sino tanongin nyo dyan? Nung hindi matuloy halalan, sila nang hinayang eh. Talaga? Oo, nang hinayang sila. Meron na nag-o-offer ng tarpaulin, may nag-o-offer na ng flyers. Ano sabi ng mga tao, kaya nakakatuwa eh, hindi ka gagastos. Public observant ako, hindi ko siya maiwanan. Ngayon, pagka nagkatuloy yung halalan Mayo, October, natakbo uli ako. Kaya ko pa eh. Gusto ko pang makapaglingkod sa tao. Kung ano po kayo ngayon, sir? 77, noong January 4. Happy birthday ko. Thank you, thank you. 77 na kayo pala kayo. 77 ako. Malakas pa rin, no? Malakas pa rin. Gulay is not too big. Maagang tulog. Hindi, sa totoo lang, masarap din ang kanin, paminsan-minsan. Pero maski anong klaseng gulay, yan po sa akin. Kakainin ko. Gulay ako talaga. Gulay ako. Yan ang ano ko. Tubig at maagang tulog. Pagdating ng alas 9, pagkatapos ng balita, manood ka ng Netflix sandali, mga 9, tulog na ako. Pinatawag ako dito ni Direk Ronnie. Parinyo, kailangan kita. Shooting ka. Makati. Sabi ko, Direk, sino ba tatanggi sa'yo? Sa akin, ano? Kasama ka pala yun. Oo. Pa ngayon, ano mo dito? Bakla. Ha? Alam ko, kaya mo yung mga tinuruan ko dito, nakakasama naman sa mga movie ni Ronnie Ricket. Yun, doon ako natutuwa. Doon ako natutuwa. I-share niya yung ano. Oo. Doon kasi, kailangan i-share mo rin eh. I-share mo rin. Nagduduro ako ng acting. Para yung konting ko kaalaman, maibigay ko naman doon sa iba. Maalala ko ng tao. Yung pagiging ano ko siguro, yung mabait sa aking kapwa. Yun ang pinaka-debes, ang pakisama. Hindi dapat mawala. Kaya maski saan dito sa lugar ng Olongapo, kilalang kilala ako eh. Yung pakisama. Maski hindi yung Istapina, kilala ka. Mapunta ka na ibang baryo, tanong mo si Kagawa Jojo. Kilala ko. Doon ako proud eh. Pagka halimbawa, Pasko, hindi ako, sa bahay lang ako, pero kinabukasan, nakabike ako. Umiikot ako, mabati ako. Hindi lang ang sarili mo mahalaga eh. Kailangan, bigyan mo rin ng halaga yung mga taong nasa paligid mo. Yun ang sa akin the best. Ayokong may kasamaan ng loob. Ayoko noon. Lang kasi, wala naman kaming dapat ipagmalaki. Ang pinagmamalaki namin, sa amin ha, mga lumalabas sa pelikula, yung aming ugali. Yung ugali namin na sabihin natin na makatao, mapagpasensya, alisin yung galit. Hindi mawawala yung galit eh. Pero yung galit, iupo mo lang, pray mo lang. Mawawala rin yan, lilipas yan. Nagkasakit po ba kayo, sir? Na-operahan ako. Batus Abdo. Maraming salamat sa mga tao na mula noon hanggang ngayon na inaasahan kong susuporta sa akin. Nawa, sana itong interview ko neto at interview ng mga kasama kong kontrabida, malaman nyo kung saan galing, kung ano pinagmulat, kung ano yung buhay nila ngayon. Magandang tanghali po sa inyo, magandang gabi po sa inyo.
Sana po suportahan po natin Right TV. Ito po, mapapanood niyo po yung mga hinahangaan niyo, kinaiinisan niyo. Dito po ninyo makikita. Sa tulong po ng mga tao nagmamalasakit, bigyan kami na kami po ay ma-interview. Kaya umaasa po ako na hindi niyo po pababayaan ang channel na ito. Kaya nga nakakatuwa, nakakatuwa eh, nandiyan kayo. Yun ang pinaka-the best. Para kaming maliliit na artista ay makilala. Di ba? Hindi kayo maliit sa amin. Kahit kailan ba hindi niyo pinutol yung buhok niyo, sir? Ah, hindi. Trademark niyo yan eh. Oo, nag-shooting ako ng ano, anak ng dagat. Opo. Ah, mahiksi pa ito eh. Mahaba ito eh. Hmm. Sabi ni Direk Jumpo Sadas, Jo, pahabain mo yung buhok mo karakter. Hmm. Ayun, mula noon, hindi ko na... Simula noon? Hindi na. Pinatitrim ko na lang. Pinatitrim ko na lang. Balba sarado ako eh. Ito, inalis ko lang to. Ito lang itinira ko. Nagtungan yan eh. Oo, inalis ko. Naalala ko yung movie na kumakain ka ng karinder niya, tumabi si Ronnie Rico. Sige ko kung ganon. Yung ano, Aguila Guerrero. Sila ni Sally Siona. Okay lang po bang malaman po yung sahod nyo noon? Pare-pareho eh. Conforme sa producer. Conforme sa producer. Kung malaking... malaking production, medyo okay yung budget. Mm. Pagka maliit na production, kakausapin ko ng director, Jojo, ito medyo, tulungan na lang natin. Eh, hindi ako marunong tumanggi. Maliit o malaki tinatanggap ko. Dahil kasi, pag hindi ka tumanggap ng maliit, wala nang kukuha sa iyo. Eh. Wala kang kasunod. Ibaband ka nila, eh. Si Jojo, ano eh. Kaya sabi ko, maliit at malaki tanggapin natin. Biyaya yan, bigay ni Lord yan, di ba? Huwag niyo pong kalimutan na panuwirin ang Right TV. Ito po ay ito po yung mga maliliit na artista na binigyan nila ng pagkakataon. Kaya isang malaking bagay po sa amin na mga kontrabida na pag-aksayahin niyo po ng panahon. Para po sa amin na ganun. Ang layo niyo eh. Diba? Okay lang kung Quezon City, nandun lang kayo. Ulongga po ito eh. Malayo ito. Kaya nagpapasalamat ako na napunta niyo ako dito. Salamat maraming salamat. Salamat din po, pinagbigyan nyo kami, sir. Actually, hindi ko akalain na mamimig ko kayo. Sa isa akong fan nyo po ako, sir. Okay. Salamat po. Napakabilis lumipas ang oras. Parang kailan lang ay sinusubaybayan pa natin sila sa mga paborito nating palabas noong araw. Hindi ako titigil na hanapin ang mga dating artista na minsang nagbigay ng kulay sa mga minahal nating pelikula noong nakalipas na panahon. Maliit man o malaki ay nais ko silang bigyan ng pagkilala sa lahat ng kanilang ambag sa industriya ng pelikulang Pilipino. Huwag kalimutang mag-subscribe. Paalam.